na mag-aral ulit kami ng iyong salita at maraming salamat po dahil nandito po kami kasama ng Valley Church na kakaisa po para po maka-attend sa prayer meeting na ito. Nawa po, Panginoon, na ikaw po yung mangusap sa aming puso at puspusan niyo po kami ng banal na Espiritu na aming po mapupuri ang iyong pangalan sa katotohanan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung topic po natin ngayon ay Armor of God. Now, mga kapatid, mga kaibigan, sanay po ba tayo sa mga balita? Or I mean, para bang, kasi yung mundo natin ngayon ay nababalot siya ng iba't ibang karahasan mga balita, di ba? Mga conflicts na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, no? Merong mga, kung sa Bisaya pa, na yung mga gubat dito sa Mindanao, gubat sa Bohol, dagat kayong mga panghitabo, no? There is always a war that we witness every day. Siguro magtatanong kayo, bakit ba merong digmaan? Bakit ba merong war? Tingnan po natin sa Bible. Sa Revelation 12:7-9, kung meron po kayong Bible dyan, mababasa po natin kung saan po yung ugat ng lahat ng mga digmaan. Babasahin ko po dito. And there was war in heaven. Saan po nagsimula yung digmaan, yung war? Sa heaven pala. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Verse 9, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth. Saan po siya tinapon? Sa earth, sa lupa. And his angels were cast out with him. So, nalaman po natin dito na dahil meron pong nangyaring digmaan sa langit, yun po yung dahilan bakit meron pong war or digmaan or conflict po dito sa ating mundo, dito sa lupa. Sa lupa. At ano bang klaseng digmaan to? Ano ba yung klaseng war na ito? Sinasabi po sa Ephesians na we are making war against principalities and rulers of darkness. Pero yung tanong dyan, kung nandito yung digmaan, yung tunay na digmaan, saan po yung field, yung battlefield? Di ba kapag merong digmaan, meron talagang battlefield? So saan po yung battlefield ngayon? Spiritually speaking, makikita po yan sa Mount of Blessing, page 141. Basahin po natin lahat, 1, 2, 3, go! The Christian life is a battle and a march. Na-feel nyo ba yun? Na-feel nyo ba yun na yung Christian life, battle and march? But the victory to be gained is not won by human power. And the field of conflict is the domain of the heart. So saan po yung battlefield ng digmaan? Ito po yung heart. Bakit, paano ba naging battlefield of heart? Yung puso natin. Bago yan. Or puso, which is meaning po ng deeper niyan sa Biblia, ay yung mind natin. Sagutin muna natin yung tanong na to. What is the battle all about? Kung merong digmaan, alam natin niya, nasa isip po yung, nasa puso po yung battlefield. Ano ba yung battle all about? Ano pa yung digmaan? What is it all about? To continue Mount of Blessing, page 141, let's read all together, 1, 2, 3, go! The battle which we have to fight, the greatest battle that was ever fought by man, is the surrender of self to the will of God, the yielding of the heart to the severity of love. So what is the battle all about? Yung pinaka great na battle po palaga is yung surrender of self to the will of God. Yung battle ba sa isip na alam mo na kung ano yung will ng Panginoon, alam mo na kung ano yung dapat gawin, alam mo na yung katotohanan, pero parang may struggle kapag mag-surrender na tayo sa Panginoon. Parang alam mo na kung ano yung tama, pero parang may naghihila sa iyo na gawin mo yung mali. Na-feel niyo ba yung conflict na yan sa buhay niyo? Yes! Kasi
Every day, no? There is that struggle how to surrender ourselves to the will of God. The yielding of the heart to the sovereignty of love, merong struggle. Kasi, yun nga, we know the will of God, pero dapat gumawa tayo ng firm decision how to follow God. At yung digmaan na yan, hindi po yan parang digmaan na counter-strength na parang joke-joke lang, game lang siya. Ito po ay totoo na digmaan. Sinasabi nga dito sa Evangelism 7:04, this is no make-believe conflict. It is no mimic battle in which we are engaged. This is a serious battle. We have to meet most powerful adversaries and it rests with us to determine which shall win. Sa buhay po natin ngayon, sino po yung winner? Sino po yung nananae? Yung good ba or yung bad? Si Jesus ba or yung evil? Diba? There is always a conflict. Meron pong mababasa sa Jude 1 verse 9. Yet Michael, the archangel, nung time na si Moses ay namatay, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. So meron pong war. Durst not bring against him a railing accusation, but said the Lord rebuke thee po. Sinasabi dyan ng ni Satan na akin yung katawan ni Moses, ha? At saka merong war. Sabi naman ni Angel na ni Angel Michael na you don't have the right. I rebuke thee. So Satan against Jesus. There's always a battle, mga kapatid. Why was Jesus able to rebuke the devil? Ano ba yung buhay ni Moses? Mababasa natin sa Hebrews 11:24-28. Sabi dyan, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to endure the pleasures of sin for a season. By faith, he forsook Egypt. By faith, by faith, by faith. Kaya pala, naging matagumpay si Moses. Nasaan ba si Moses ngayon? Nasaan ba si Moses ngayon? Di ba po namatay si Moses? At saka, ano nangyari sa kanya? Ano po? Yun, tama. Na-resurrect po si Moses. At saka, nandun po siya sa langit ngayon. Bakit kaya? Kasi Moses made the right choice. Pinili niya po na magtagumpay yung Panginoon sa kanyang buhay. John 3:16, sinasabi po dyan, memorize niyo po ito, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Take note po dyan yung word na whosoever. Kung sino lang. Kasi dito, mga kapatid, nasa atin lang yung pagpipili. Kung sino lang yung pipili na sumunod kay Jesus Christ, sila lang yung magkakaroon ng everlasting life. Pero kung pipili tayo na sumunod sa hindi tama, of course, alam po natin kung saan yung hantungan natin. So, alam po natin dito, nalaman po natin na there is always that conflict. Si Jesus ba yung winner sa buhay mo? Or si Satan? So, yung tanong dito, who would fight on Jesus' side? Are you ready to fight on Jesus' side? Now, to continue our study, sino ba yung kaaway natin? Kasi di ba, meron tayong digmaan. Sino ba yung mga kaaway natin? To continue, Ephesians 6 verse 12, sinasabi dyan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. In other version, in International Standard Version, for our struggle is not against human opponents, hindi yung katabi mo, hindi yung classmate mo, hindi yung friend mo, yung opponent mo, yung enemy, kundi, but against rulers, authorities, cosmic powers in the darkness around us, in the spiritual realm, and evil spiritual forces in the heavenly realm. And sinasabi sa Mount of Blessing na, he who determines to enter the spiritual kingdom will find that all the powers and passions of an unregenerate nature
back by the forces of the kingdom of darkness are arrayed against him. Now, kapag tayo po ay mag-decide na sundin yung Panginoon, magde-declare po ng battle yung si Satan. No? Sasabi diyan, the kingdom of darkness are arrayed against us. So, malalaman po natin dito, base sa ating tinalakay kanina, yung enemy natin ay yung ating self. At saka, second enemy natin ay yung kingdom of darkness, kundi si Satan. So, we know, kasi dito yung battlefield sa isipan natin or sa heart, there is, we battle against us. Yung enemy po natin ay yung self. Should I surrender to Jesus or not? At saka, there's another enemy, which is Satan. Our enemy is ourself, and meron po siyang ally. Sino po yung ally niya? The devil. Pero alam niyo po ba, sino po yung mas makapangyarihan sa kanilang dalawa? Nakaaway. Sino po yung parang may mas power? Alam niyo po, na mahirap kalabanin yung sarili natin. Kasi, si Satan, kapag mag-desisyon tayo na huwag tayong magpa-text sa kanya, wala na siyang magagawa. Pero, yung battle talaga is within us kung mag-i-yield ba tayo sa kanya or hindi. Sinasabi nga sa Steps to Christ, the warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Nag-war ba kayo always on yourself? Like, alam mo na yung totoo, alam mo na yung tamang gawin, pero parang, ito muna, alam mo na will ng Panginoon na dapat mag-work tayo sa, para sa kanya, pero mag-Facebook muna ako. Or, alam mo na kung paano mag-approach ng person, paano mag-Bible study, pero wag muna. There's always a battle against self, mga kapatid. Now, meron tayong problema ngayon. We are battling against self. Spiritual ba or physical yung susundin natin? Paano ba tayong magkaroon ng katagumpayan laban sa ating sarili? Gusto nyo bang malaman? Yes or no? Yes. Tingnan po natin. At gusto ko po na i-apply po natin para maging matagumpay tayo against ating sarili. Sinasabi po sa Mount of Blessing 142, selfishness and pride will make a stand against anything that would show them to be sinful. We cannot of ourselves conquer the evil desires and habits that strive for the master. Hindi po natin kaya in our strength kasi we are into doing what is wrong. Pero, I will continue, we cannot overcome the mighty foe who holds us in his thrall. God alone can give us the victory. Wala po tayong pag-asa kung sa ating strength na tayo mag-rely. Pero ito po, may solusyon kung binigay ang Diyos para sa atin. Gusto niyo bang malaman ano yung solusyon para maging matagumpay tayo sa ating sarili? Yes! Makikita po yan sa Fundamentals 206. Those who would be overcomers, gusto ba natin maging overcomers against self? Yes! Must be thrown out of themselves and the only, may meron pa bang iba kapag only thing? Wala na. And the only thing which will accomplish this great work of battling against self is to become, basahin natin all together, to become intensely interested in the salvation of others. Ano yung solusyon para maging matagumpay tayo or maging overcomers tayo sa ating sarili? Ano po yung solusyon? Intensely interested in the salvation of others. In short, soul winning. Intindihan po? In short, paano ba tayo maka-overcome sa ating self? The only thing, yung solution po natin, yung solution na binigay ng Panginoon sa atin ay soul winning. Maging intensely, hindi lang po interesado, intensely interested sa kaligtasan ng ibang tao. Ibig sabihin, there's no other way para ma-overcome po natin yung ating sarili but is to give ourselves for the service of God. And there's no other way. Now, mga kaibigan, kapag ang isang tao, isang Adventist, kapag humiwalay siya sa work ng Panginoon, agad-agad, automatic po yan na backslide at saka maging into the world na. Pero kapag ilagay po natin yung ating sarili sa work ng Panginoon, we will be able to overcome ourselves. At yan lang po yung only solution.
At dahil meron po tayong crusade this Friday, it is our opportunity. Opportunity po natin to overcome ourselves by participating in crusade, in soul winning, bringing friends. Kagaya po na, for example, merong, anong tawag doon, merong, hindi ko alam yung Tagalog yun. Tulungan niyo po ako. For example, nahinalubos sa dagat. Translate po. Oh, merong nalunod. Merong nalunod sa dagat. At saka, masasave mo siya. Sino po yung ano, masave? Ano, ilan po yung mapupunta sa seashore? Kayong dalawa, di ba? So, yun po. By saving others, you save yourself as well. No? And there's no other way to conquer ourselves, but it is only to work in the service of the Lord. And actually, kapag mag-work po tayo sa Panginoon, tayo ay nag-declare ng digmaan. Kasi nga, nasabi dyan sa Testimonies Volume 5:4-17, never is one received from the family of Satan into the family of God without exciting the determined resistance of the wicked one. Mahirap po siya kasi nga, digmaan, di ba? Never is one. So, meron po talagang struggle kasi nga, digmaan. Meron nga. At kapag mag-enlist kayo, kasi nga sa soul winning, for example, mag-crusade tayo. For example, nandoon po yung venue natin. Kapag mag-declare po tayo ng soul winning activity, it's actually declaring a war. Kasi nga, tayo yung parang sumulong doon eh. Sumulong ba yun? Oo. Tayo yung pumunta doon eh. At saka territory yun ni Satan. At saka pumunta tayo doon. So tayo yung nag-declare ng war. At saka kapag nag-declare tayo ng war, kapag nag-enlist tayo bilang army ng Panginoon, ano po yung life ng isang soldier? Easy ba? Hindi. Mahirap yung life ng soldier. Pero handa ba kayo? Dapat tayo maging handa, mga kapatid. Kasi we claim na tayo ay mga sundalo ng Panginoon. Mahirap kasi nga digmaan po siya. Sinasabi dyan sa In Heavenly Places 2:5-9, there are many who do not understand the conflict that is going on between Christ and Satan over the souls of men. Maraming tao po, hindi sila hindi nga nila alam na meron palang digmaan na nangyayari, great controversy. They do not realize that if they would stand under the blood-stained banner of Prince Emmanuel, they must be willing to be partakers of his conflicts and wage a determined war against the powers of darkness. Meron po mga Seventh-day Adventist tayo, sino yung willing mag-works para sa Panginoon? Tayo lahat. Pero hindi naman pala willing mag-suffer sa mga trials and challenges. Actually, kasali po yan. Kasi sinasabi po dito, in Heavenly Places pa din, 2:5-10, the gaining of eternal life will ever involve a struggle and a conflict. Wala pong makakapunta sa langit na relax lang, na dito sa mundo na wala lang siyang ginagawa. There's always that struggle. We are continually to be found fighting the good fight of faith. We are, soldiers of Christ, sundalo. And those who enlist in His army are, expected to do easy work? Difficult work. Work which will tax their energies to the utmost. Handa na po ba kayo nito? Siguro po yung crusade na ito na ikakandak natin, ito po yung parang panglima yata na crusade. Ko kasi yung first na mga crusades ko, yung student pa ako ng PAFCOE, nasign po ako doon sa malayong isla ng Tikaw Island, yung isla po in between Masbate at Sorsogon. At saka kapag maggawa po tayo ng gawain ng Panginoon, marami po talagang struggle, maraming conflict. Kaya we need to be prepared, we need to be united, mga kapatid. Which will tax their energies to the utmost. Now, kapag gabi na, talagang antok na antok, maraming pagod na pagod na, kasi yun po, it's always difficult. But by doing this, we overcome ourselves. Nagaya nga po ng sitwasyon na yan, silang dalawa po yung masave. By helping others overcome, you can overcome with the help of Christ. At sinasabi po dyan sa Matthew 28:19-20, go ye therefore, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, ano po yung verse na yan? Suggestion or a command? Suggestion po yan or a command? Go ye. Suggestion or a command? It's a command.
Sino pong nag-command yan? Si Jesus. At siya po yung ating commander. At saka tayo yung soldiers na. So, bilang soldiers na, we need to obey. Go ye therefore. And we are, siguro, meron tayong may experience na mga struggles, conflicts sa ating pag-work dito sa Panginoon. Pero ano po yung promise ng Panginoon? I am with you always. Pero ang napaka-interesting na part niyan, kasi before ng verse niyan, sinasabi doon ni Jesus Christ na, all power is given unto me in heaven and in earth. So powerful ba sa Jesus? Yes. At saka yung power ni Jesus, sinasabi niya dyan, and I will be with you always. Although we will be facing struggles, conflicts, but having Jesus Christ in our work is having everything already. Amen? Amen. Amen. Sinasabi dyan sa youth instructor, every heavenly intelligence works as his agent to win men to God. Hindi po tayo nag-iisa na takot ako mag-invite. Invite nga lang eh. Takot ako mag-ano, takot ako mag-Bible study. Pero yung heaven pala, they are just waiting. Nag-aantay lang po sila. At ilang angels pa yung aantay? 10,000 times 10,000s and thousands of angels. Ilan po yun? I-calculate niyo po yun. 10,000 times 10,000s and thousands of angels. What? Wait to do his bidding, seeking to draw souls to Christ. Maraming angel po pala yung aantay na makipag-work po sa atin sa gawain ng Panginoon. And I hope po na we will cooperate with the angels. And remember, there's no other way na makonquer po natin yung sarili natin is but to work for the Lord. There's no other way. Hindi po pwede, magbasa lang ako ng Bible, masasave na ako. Hindi. We need to study the Bible, to pray, and we need to work for the Lord. There's no other way, mga kapatid. When do we unite with heaven in battle? Yung answer po dyan, when men respond to the love of Christ. Sinasabi po ng Bible na when we perceive the love of God, we ought to lay down our lives for our brethren. Kapag naintindihan po natin yung love ng Panginoon, yung response po natin ay we should lay down our lives towards our brethren. Yun po yung response ng love. At saka, they unite with the heavenly angels in seeking to win souls. For in accepting Christ, they become the sons of God and are entitled to the privilege of sons, becoming laborers together with God. Gusto niyo bang maging laborer with God? Yes or no? Yes, mga kaibigan, mga kapatid. When men respond to the love of Christ, now, na-experience niyo ba yung love ng Panginoon sa inyong buhay? Yes! At saka yung respond niyan, we ought to become laborers with Christ. To continue, we must understand that a soldier's life is one of aggressive warfare, of perseverance and endurance. For Christ's sake, we are to endure, ano? Trials. The victories are not gained by ceremonies or display, but by simple obedience to the highest general, the Lord God of heaven. If Jesus says, go, work for me, then we should obey. It takes faith, mga kapatid. And if he who trusts in this leader will never know defeat. Obedience to God is liberty from the thraldom of sin, deliverance from human passion and impulse. Man may stand conqueror of himself, conqueror of his own inclination, conqueror of principalities and powers, of the rulers of darkness of this world, and of the spiritual wickedness in high places. Natingnan niyo po, mga kapatid, tayo po yung pumili na magkasala, yung tao. At saka, yung Panginoon, yung Diyos din yung nagbigay ng solusyon para tayo makabalik sa Kanya. At yung solusyon na yun, ano nga yun? Yung solusyon para ma-overcome natin yung self natin? To become intensely interested in the salvation of others. Ibig sabihin, soul winning, and there's no other way, mga kapatid. And because of that, if we will obey our leader, magiging ano, conquer po tayo ng ating sarili. So amen, soldiers of Christ? Ready ba kayo sa ating gagawin na digmaan? Yes. Especially ngayong Friday? Yes! Review po natin?
The warfare against self is the greatest battle. Ito po yung always na ano yung conflict natin, struggle sa ating buhay. May prayer meeting doon sa church. Sinasabi ng Panginoon sa iyo na Holy Spirit, punta ka doon. Ayoko, gusto mo matulog. Di ba? There's always a struggle. May crusade doon ngayong gabi. Ayoko, kasi meron akong ano. Di ba? There's always a struggle. Pero ang Diyos po again nagbigay ng solution sa atin. Those who would be overcomers must be drawn out of themselves, and the only thing, wala nang iba, which will accomplish this great work of becoming overcomer is to become intensely interested in the salvation of others. Kapag hindi po natin gagawin to, hindi po natin ma-overcome yung self natin. So the only thing which will accomplish this great work is to become intensely interested in the salvation of others. Pero, hindi po siya easy. Kasi ang sasabi dyan na merong resistance. Pero anyway, may promise ang Panginoon na kahit we will undergo trials, ang promise ng Panginoon, I am with you always. Amen po? Amen! Amen. So yun po, nagtatapos yung ating week of prayer. Kaya magtatanong lang po ako sa inyo. Willing ba kayo na mag-go by faith at saka sundin yung command ni Jesus Christ na go ye therefore and I am with you always? Pwede po ba yung ipakita yan sa ating kanan na kamay, sa pagtaas ng ating kanan na kamay? Amen. Dahil po sa ating commitment ngayon, si Jesus po ay handa po siyang tumulong sa ating gawin na crusade, especially this Friday po. So, as part of our week of prayer, our prayer meeting, ganito po yung gagawin natin. So, we will pray, but at this time, we will pray by partner. Kung pwede po, kung possible, makipag-pray kayo with someone na hindi nyo pa na partner na mag-pray. Okay. Tapos, yung ipipray po natin, ay ipray po natin yung ating venue, yung preparation po ng ating crusade, at saka yung unity ng church. Ano po yun? First, yung venue. Ipag-pray natin. Second, ano yun? Ano po? Yung survey? O, pwede din po. Yung ipag-pray pa natin. Yung unity ng church. At saka, ano nga yun? Yung isa, nakalimutan ko. Isa yun. Yung venue natin, yung interest, yung mga interest po natin, at saka yung unity ng church. So, maghanap po tayo ng partner at saka pagkatapos niyan, we will sing our closing song. So, kapag tapos na po, kapag nauna po kayong matapos ang pag-pray, just sit down po, we'll wait for others to finish their prayer. And then, we'll close it with the closing song and closing prayer.